You're my panga. Hey, I'm looking for another. One, two, one, two, three. Matulog ka na, Mikay, at anong oras na? Gising ka na naman sa mga. Welcome back with another video. So for today's video, ang gagawin ko ay magre-review ako ng wig. Oo, yung in-order ko sa Shopee. Siguro napanood nyo na yon or nakita nyo na yun sa my date ko kung naka-follow kayo sa mga accounts ko. Lalo na sa TikTok, Facebook, Instagram. Oo, so mga yun. Ang papakita ko sa inyo ngayon is mag-unbox tayo nung gamit ko na wig. Opo, nagamit. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung itsura kasi diba, pagka gusto nyong umorder, at least alam nyo na kung paano siya halikatin or halikatin. Kung paano siya bubuksan. Oo, huwag tayo masyadong pahaba pa. So, yan mga tong. So, yan mga tong. Ito yung pinaka mismong itsura nung pagka-deliver sa akin ni Kuya. Oo, yung ganyan, deliver. And, ito, syempre, ito yung information ko. Hindi natin papakita yan. And, ito yung itsura niya. So, pag in-unbox ko siya, halatang ang bukas na, and ready to open na siya. Kasi nga, mga tong, na-unbox ko na talaga to para alam ko sa inyo, i-share. At, syempre, masasabi ko talaga kung worth it ba yung product sa presyo niya at maganda ba. Bago ko ituloy itong pagbubukas, gusto ko lang i-welcome yung mga baguhan pa lang dito. First timer na nanonood sa channel natin. So, ayan, welcome po sa inyong lahat. Welcome po sa'yo sa Tong Chinoki. And yun, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, you can click the subscribe button dyan sa baba. So, ayan mga tong, unboxing time na tayo. So, bale, nung binuksan ko to, ganito yung pinaka-itsura niya. Ayan, tanggalin lang natin yung first na plastic. Yan. So, tanggalin na natin. And ito, ganito talaga yung pinaka-actual na itsura niya. So, dito sa harap, yung Chinese na hindi ko maintindihan nakalagay. Pero siyang square, ganyan. Buksan na rin natin para makita natin yung pinaka-itsura. At makita niyo din pala. So, ayan, ganyan na siya. And open na natin dahan-dahan para makita nyo. At hindi ko pa nga sinishare sa inyo kung ano yung information na itong binili ko. Ay! So, ganito siya mga tong. Ganyan. Itanggalin ko na to. Ito kasi yung parang hindi magulo yung wig mo. And ito naman, may ano siya, hairnet na tinatawag. Ayan, hairnet to para hindi sabog-sabog yung wig pag dumating sa'yo. So, maganda, no? Coverage niya. Ako, nagandahan ako kasi parang hindi pala. Ano siya? Safe talaga. Oo. May pulo-pulo. Allergy. Safe siya, mga tong. And yung haba nito, kung hindi ako nagkakamali, 68 centimeter, no? Tanggalin na natin, mga tong, para makita niyo yung itsura. So, sa mga gustong mag-try neto or sa mga galing pang Shopee dyan, mga nag-review ko, titignan natin yung pinaka-itsura in detailed way para makonvince kayo. Siyempre, hindi tayo sponsored neto, ano? Gusto ko lang sa inyong ma-share to kung ano yung pinaka-itsura niya. Papansin ninyo, mga tong, ito kasi ay na-open ko na to. So, hindi to yung first time na pagka-open ko ng wig. And talagang magulo na siya kasi nagamit ko na siya. Pero, in fairness sa product na to, ilang beses ko na siya nagamit. Siguro mga more than 5 times na kaka-TikTok. Mga transformation na parang wala naman nangyari. So, eto yon yung purpose ko nung pagbili ng wig. Isa rin yung sa pag-TikTok. And I think magagamit ko rin to sa pag-vlog natin, no? Pag medyo girly yung ano natin, aurahan. And yun, ito yung real na buhok ko. Oo. Ito yung pala yung resulta din dun sa ginagamit kong product na ano, love potion. Maganda siya sa produkto na yun, pero kailangan ko talaga kasing time to time na pag gusto ko ng ganito ka-straight, eh pinaplan siya ako kasi, di ba, kinky yung buhok ko. Ito yung consistency nung pagka-curl niya, kahit nabuhag-hag ko na siya, oo, nagulo-gulo na, pero tingnan nyo naman mga tong. Ang ano niya, ang consistent pa rin ng kulot niya, kahit medyo buhag-hag, kasi nga, gawa talaga siya sa parang normal na buhok. Tapos sobrang gaan niya mga tong. Pag nilagay ko siya sa buhok ko, sabi nga nung kapatid ko nung nakita niya yung isang kong video sa my day ko,
totoo daw ba yung bangs? Ayan o, totoo daw ba yung bangs? Eh, yung bangs ko mahaba, nasa kaiba yung kulay. So, kala niya totoong may bangs talaga ako. At yung kaibigan ko din, kala niya talaga, eto na yung buhok ko, ganito nakahaba. So, imagine, ganito kaganda yung bangs. Ito yung pangarap ko lang na buhok, mga tong. Alam niyo ba yun? So, pag tinignan natin, pag binuka, ano ba tawag doon? Binaliktad, oo. So, dito, ito yung parts na maganda sa wig na to. Kasi hindi lahat ng wig, oo, hindi lahat ng wig ay may ganito. Yung, anong tawag doon? Yung alam niyo yung strap ng bra. Ito, o. Oh. Tapos, ito din. Yan yung pang-a-adjust para kahit anong sukat ng laki ng ulo mo, kayang gawan or kayang maging, ano to, flexible sa size ng ulo natin na ilalagay, ikakabitan, eh hindi tayo mahihirapan. Kasi yung iba kailangan mo pang lagyan ng hairpin pag magkakabit ng wig. Ito kasi, since full wig siya, ayan, at meron talaga siyang, alam niyo yun, tatak. Then, ang size na nakalagay dito ay size, hindi ko alam kung baliktad ba to, 6 or 9. Ano ba, kaganyan 6, pero pag binaliktad mo 9. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ikakabit. Kasi syempre, pag first timer ka, lahat kinakalikot mo and lahat inaalam mo sa wig. First time ko magkaroon ng sariling wig, pero hindi ko first time na gumamit ng wig. Nakatry na rin ako ng mga wig nung nag-aaral pa ako. Yung iba, pagka tinanon mo, parang natatanggal. Eto, meron siyang parang siguro mga ilang piraso rin ng buhok na natanggal, pero hindi yung consistent na natatanggal pag ginaganon mo siya. So, ganyan-ganon lang mga tong. Ito yung bangs niya. Ang cute nung bangs niya talaga. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-itsura nito. So una, kailangan ko munang ibaba tong wig at ipitin yung buhok ko para hindi makita pag kinabit ko na yung wig. So depende sa inyo mga tong kung paano kaluwag ng buhok nyo. Basta ipitin nyo yung buhok nyo, hindi makikita para gamitin yung wig. So eto, ayan. Yan, tapos ito, yan yung ikakabit natin sa likod para kumapit yung wig at hindi magmukhang hindi magmukhang wig, ano ba yan? So, i-apply nyo mga to. Do it yourself. Hanapin nyo yung pinaka-bangs part kung saan man yan. And ipasok nyo lang ng ganyan. Yan, i-feel nyo muna. Then, kapain nyo, tuturo ko na lang sa inyo dito. Kapain nyo yung dalawang parang strap. Yun yung magiging guide nyo eh. And, sorry hindi ko mapapakita yung step by step ano. Pero kinakapapak, ipapasok ko doon yung buhok. Siyempre, kailangan mapawakan to. Kasi baka, diba, sagad mo lang yan kung saan yung noo mo. So, yan. Ayusin ko lang at ipapasok ko yung aking buhok na inipit. So, huwag kayong mag-alala kung first timer pa lang kayo at magmukha kayong parang bunot, no? So, wig na to. Adjust nyo lang to. Just, ganyan. Then, adjust. Then, dito nyo ilalak mga to. Ito ko sa inyo. Taray, no? Nag-iba agad yung itsura natin. Dito nyo i... Basta dito sa part na to, i-lalak nyo. Pero, ang ginagawa ko, pinagkakabit ko na lang yung... Kinakabit ko na lang yung mismong strap sa isa't isa. Pero, pwede rin na option dun sa mismong butas-butas na pinakita ko sa inyo. So, ganito na siya mga tong, no? Ganyan. Kung paano siya ikabit na step by step. And then, usog nyo lang din to para magmukhang totoo at maging maayos yung sa noo. Pero wag naman yung sobrang bagsak kasi nandito yung shadow naman yan. Sugod-sugod natin ng ganyan. Tapos yung bangs. Itong bangs na to, actually mga tong, binawasan ko to, no? Medyo mahaba to nung dumating to sa akin. Binawasan ko siya nang hindi ko na napakita sa inyo. Wait lang. Medyo nagugulo dito sa gilid. Ayusin ko lang. So, ganyan siya. So, ganyan ko siya kung paano ko siya ginamit at nilalagay sa buhok ko. At ayusin ko lang to. So, babalikan ko kayo mga tong para sa aurahan natin. So, eto lang yun kung paano ko siya kinakabit. Medyo magulo pa siya kasi hindi ko pa siya naayos. And yun, balikan ko kayo para makita niyo yung mismong transformation nito. Yo, my pangga, hey, I'm looking for another. No. Ikaw lang, baby girl, I support na. Bago ba mga to? So, ayan na. Ganyan na yung pinaka-itsura. So, kung mapapansin nyo, yan. Yun yung kasama ko mga to. So, ito na yon, ito na yung wig, di ba? Pwede ko siyang gantuhin. Ganyan. Para medyo makapal yung hair mo sa harap. Pero pwede mo rin naman bawas-bawasan. Para medyo depende kung anong gusto mong aurahan. Ganyan talaga yung pinaka-itsura niya mga to. Closer.
So, nakakaliit siya ng panga, no? Parang ganyan talaga yung ano mo, yung itsura mo. Pero, depende nga sa inyo kung paano niya siya ide-design sa itsura nyo. At kung manoo ka din, saktong-sakto to sa yung pabangs na to. Bawasan mo na lang depende sa trip. So, medyo natatamaan pa ngayon mata ko sa bangs na to. And yes, ang ganda niya talaga. Bagayan nyo lang ng magandang damit din. Yung bangs na to, bilang na bilang ko lang to mga to, pero makatotohanan yung hibla ng buhok, ano, para siyang, as in, totoo talagang buhok na hindi mapagkakamal. Sobrang ganda niya, ako nagagandahan talaga ako sa kanya, so perfect siya sa mga, pwede niyong pang daily, ano, diba, kung kailangan niyo talaga ng wig. So, yung pangalan na pinagbilhan ko nito, ilalagay ko na lang sa description box. Eh, meron siyang apat na colors. So, yung una is yung pink-brown. At yung gamit ko is yung number 2 chocolate. Ito yun, ito yung kulay ng chocolate. Yan. And number 3 is yung black tea. Ayan, black tea. And number 4, yung last is cold brown. So, that's it for today mga tong. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kasama natin si Aldo. Good thing, wala na yung sugat niya sa mukha. Ay, sus, nakakain na. So, makikita niyo to, guys. Yan. Yung last video, lit-lit lang. Oh, alit-lit lang neto dun sa naprank natin si Arlene. So, ngayon, eto na siya. At 3 months na tong baby namin. Tapos wala na sugat yung mukha niya. Yung bakat-bakat pa lang. And yun. So, babay ka na, Aldo. Ay, sus. So, babay ka na, Aldo. Bye-bye. Babay ka na. Bye-bye. Kiss mo sila.